Ang nakikita mo ngayon sa larawan ay ang lawa ng Taal bago ito sumabog noong 12 ng Enero sa kasalukuyang taon. Ang naganap na pagsabog ay nagdulot ng paglabas ng volcanic materials at ng paglabas ng usok na umabot sa Karatig Bayan. Pansamantalang nawala naman ang pangamban ng mga tao na nasa malapit na bayan nang unti-unting humina ang usok na lumalabas dito. Sa paglipas ng araw ay unti-unting nakikitaan ng senyales ang bulkan kung saan nagbubuga ito ng usok at minsan namang nararamdaman ang mahinang pagyanig. At noon ngang 30 ng Setyembre sa kasalukuyang taon ay nagulat ang mga residente sapagkat nagbago ang kulay ng lawa, naging kulay berde ito. At ayon sa isang Facebook post ng isang residente na malapit dito, ito o muna ang unang beses na nakita nila nagkaroon ng paninilaw na umabot hanggang sa ibang baybayin ng lawa. Naging palaisipan sa mga residente kung anong dahilan ng pagbabagong kulay ng lawa. Maaari nga bang senyales ito ng muling pagsabog ng bulkan? Ano nga ba ang naging dahilan ng pagbabagong kulay ng lawa? Sa patuloy na pagtaas ng magma mula sa magma reservoir nito patungo sa vent, ay unti-unting naglalabas ito ng volcanic gases, kagaya na lamang ng carbon dioxide, sulfur dioxide, at hydrogen sulfide. Papaano nga ba nakakaapekto ang volcanic gases sa pagbabagong kulay ng lawa? Well, to make it simple, lingid naman sa ating kaalaman na ang kulay ng sulfur ay dilaw at kapag nahalo ito sa tubig ng lawa, siyang nagiging dahilan ng pagbabagong kulay nito. Bukod pa dito ay kinakitaan ng malawakang pamumulaklak ng algae na siyang nagiging dahilan ng pagkulay berde ng ilang bahagi ng tubig. At batay sa isang chemical analysis na inilabas ng BFAR, majority of the bloom umano ay ang blue-green algae, sinunda naman ito ng yellow-green algae at sobrang taas ng ammonia. Ang sulfide naman ay above level, subalit isang malaking katanungan kung saan nanggaling ang phosphate. In a natural setting ay maaari itong nagmula sa calc alkaline rocks and calcites. Subalit, posible nga bang nanggaling din ito sa feeds na pinakakain sa mga isda. Sa nakaraang pagsabog noong Enero ay naglabas ang vulkan ng volcanic ash and volcanic glasses, subalit hindi ito sapat upang magkaroon na lamang ng ganong kadami ng phosphorus content sa tubig. In a natural setting naman, ito ay ginagamit sa mga agricultural feeds o commercial feeds, kung saan 15-20% ang phosphorus content nito na siyang mga patuka sa palaisdaan. At kung hindi nakakain ng isda ay naiipon ito sa sediments na siyang nagiging dahilan ng paglitaw ng mga blue-green algae. Ang blue-green algae ang isa sa pinaka-toxic na algae at oras na makain ito ng mga isda o hipon ay nagpuproduce ito ng toxic compound sa loob ng cells. At kapag namatay ang mga ito, ay nagdudulot ito ng matinding pagbaba ng oxygen na siyang maaaring magdulot ng malawakang fish kill. Saan naman ang galing ang mataas na level ng ammonia? Ito ay nagmula sa nabubulok na patuka at sa dumi ng mga isda. Ang mataas na level ng ammonia ay isang nagiging dahilan ng pagkahilo o pagkamatay ng mga isda dahil na rin sa ammonia poisoning. Ang sulfide content naman sa tubig ng lawa ay nanggagaling ito sa mismong bulkan. Dahil sa patuloy na volcanic activities ay nagdudulot din ito ng paglabas ng volcanic gases na siyang dumadaan sa mga fissures malapit sa bulkan, gayon din sa ilalim ng lawa. Kung ngayon pa lamang nagsisimulang mamulaklak ang algae, ay magtatagalin ito ng isa o hanggang 2 linggo base sa kanilang lifespan at magkakaroon ng pangingitim ng tubig sa oras na ito ay nasa die-off stage na. At sa oras na mabulok ang algae, ito ang magiging dahilan ng pagbaba ng level ng oxygen at maaaring magdulot ng malawakang fish kill. Salamat sa inyong panonood at nawa ay makatulong ito. Ito ay base na rin sa pag-aaral ng ilang mga dalubhasa sa bulkan.